At sa dapit hapon hanggang pagdilim, siguraduhin protektado ang inyong bahay mula sa mga lamok. May screen ba ang inyong mga bintana at pinto? Magandang lagyan ito upang makaiwas sa lamok. Ang paalaalang ito ay hatid ng Power Cells Herbal Capsule. Hi! Ang sarap ng bagong kasal. Basta kasama ko siya, tiwala ako sa tatag at tibay niya. Hinihintay ko na nga siya. Ganyan ang Drive Max. Mapagkakatiwalaan. Ang gwapo ng asawa ko. Ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule, sumusuporta sa maligayang pagsasama ng mag-asawa. Gusto ba ka? Og kape nga dili makadaot ug makaayo pa sa imong panglawas? Ani ana ang bag-ong kape. Power Cell Soya Coffee. Ginaba, gikan sa mga piniling sangka, sama sa skinless soybeans, malunggay, mangustin, ampalaya, psyllium husk, nga makahatag ka na to o enerhiya o resistensya nga atong gikinahanglan adlaw o gabi. Power Cell Soya Coffee. Rich in protein, no harmful ingredients, and instant energy drink. Power Cell Soya Coffee. Mag-enjoy na ka, maayo pa ka sa imo mga balatian. Hindi madali ang pagiging host ng isang public service and commentary program katulad ng Di Pwede Yan. Araw-araw, iba't iba ang problema, issue at reklamo ang idinudulog ng ating mga kabrigada. Kung mahina ang iyong loob at resistensya, babagsak ka talaga sa stress at pressure ng trabaho. Kaya ako, araw-araw umiinom ng Power Cell Herbal Capsule pang power up ng ating immune system. Ako po si Brigada June Mendoza para sa hamon at stress sa trabaho. Di pwede yan. Tower Cells Herbal Capsule. Tower Cells Herbal Capsule. Mapalit nationwide. A Brigada product. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di pwede yan. Magandang umaga, Sok Sir Jen. Magsasama-sama uli tayo para na naman sa isang programang tiyak nagigising sa inyong mga umaga. Alright mga kabrigada, maagang pangangalampag sa inyo at sa mga ahensya ng gobyerno kahit pa sa mga pribadong individual na hindi inaaksyunan ang mga problemang nakakapekto sa pangkalahatang aspeto ng komunidad. Kaya doon po sa mga reklamong kinalawang na sa tagal ng panahong di inaksyunan, abay! Di pwede yan! Magandang umaga, Kabrigadang Bong. Maraming salamat. Magandang umaga, Kabrigadang Jen. Napakaganda mo ngayong umaga. Iba talaga pag naka-guard si ka, no? Oo naman. Siyempre, ikaw for sure naka-drive max ka. Of course, drive max coffee. Siguradong, ay naku, grabe yan, Brigadang Jen. Tuloy-tuloy. Okay. Maraming mga Kabrigadang, dagang salamat, ha. Thank you so much. Mamaya pala, i-plug ko na lang diretso na, Brigadang Jen, ha. Yung Brigada Bijoke Challenge natin dyan sa may Purok 21. Sa may barangay, Fatima Uhaw, mamayang hapon po tayo dyan from 5 o'clock in the afternoon hanggang onwards na kami, 7 o'clock, mag-start yung Brigada Bijoke Challenge. At alam ko, ikaw yung isa sa mga chairman. Hindi, pinakancel ko yung ano ko, yung participation ko doon. The next ka na lang na Brigada. Oo, ayan, nabangan niyo po kami dyan sa barangay, Fatima. Fatima Uhaw. Ayan, susugo dyan ang Brigada News FM, katuwang ang Brigada News TV, magsasanib pwersa. At Brigada Newspaper, magsasanib pwersa para bigyan po ng kasiyahan ang mga taga-barangay, Fatima. Nakapag-plugging ka na, wala pa tayong issue. Ano ka ba?
Kabrigada, Bong, ano bang issue natin ngayon? Ayan, tubig mga kabrigada, isa sa mga pinakamahalagang kailangan ng mga tao. Pero paano kung ito naman ang ipagkait sa iyo, lalong-lalo na sa isang komunidad, partikular na dyan sa May Purok 5, Barangay Palkan, sa Pulomulok, South Cotabato. Ito ang naging suliranin nila, mga kabrigada. Nitong 2016 pa, ay sinasabing dinulog sa kanilang barangay ang nasabing problema. Ngunit wala pa rin aksyon, wala raw aksyon hanggang ngayon. Panoorin natin ang kawalan ng maayos na supply ng tubig na talaga namang hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Masama ang loob ng maraming residente sa Purok 5, Barangay Palkan, Pulomulok, South Cotabato dahil sa kawalan di umuno ng maagap na aksyon ng kanilang barangay captain hingil sa usapin ng kawalan ng maayos na supply ng tubig sa kanilang barangay. Sa una din rin ay tubig din siya. Duha na ni Kalinya. Tapos, pagkuhan-ana, nawala ang tubig kay Kuno, wala gahatag ang taga Riverside daw o maintenance. Sa una, nagbayad ng maintenance tag 30. Namotol ang rason nila, wala daw naghatag o maintenance ang taga Riverside. One year na karun, wala may tubig diri tungod kay ang supply sa among tubig diri gikan sa babaw, bali dili na makasupply diri sa ubos tungod kay daghan na siro gagamit sa babaw. Ang isa pa na, wala may kayo na atiman sa among mga Purok officials diri. Apektado yun kay di sujud kayo may mangita og tubig kung kisa makaabot miglang kalya pero kung kisa walay tubig diri. Dugay na in taon may walay tubig. Kagwantag yung taon may diri palit og tubig dito sa baryo sa highway kwarta magmantiner mi og tabay. Sa ngayon, isang hinukay na balon malalapit sa sapa ang kanilang pinagkukunan ng tubig at mag-iisang taon na rin nila itong ginagawa. Nag-initiative lang gid mi og himo og balde nga damo ilubong diri sa kuan taplin sa sapa. Pero kini siya gikuykuyan gid mo gikalutan para makita gid namo ang tubig bitaw. Pero gikan gid mo sa kuan oh. Din tapos para maka tigom butang ag balde para ma makakuha makatag-op, makakuha paghugas. Pero sahay ano dili pud magakuha paginom. Batid naman ang mga tao rito na hindi ligtas inumin ang tubig mula sa nasabing balon. Ngunit dala minsan ang kawalan ng pera para bumili ng tubig sa sentro ng kanilang barangay. Napipilitan na lang silang pakuluan ang tubig mula sa balon para maging inumin. Sa kabila ng kanilang pag-iingat, may mga pagkakataon raw na sumasakit ang kanilang tiyan, lalo na sa mga bata. Oo, akong bata, akong mister. Hey, gimi ay maglain among tiyan. Manang gaantos lang yun niyog, pinalit niya sa baryo. Nausahay kung wala di ipalit, manang mamantin na lang yun ni tabay, amo na lang lagaon. Ang ibang ginainit yun siya ma'am, kay para at least maging safety siya niya. Ang sakit yun ma'am, una, makuha sa pagligo, kanang magkaroon ng mga bata, kanang mga rasis, katul, yung anak yun siya niya. Muna, importante yun kayo nga mabalik ang tubig diri sa Riverside. Mahigpit nilang panawagan ngayon sa kanilang kapitana na pansinin ang kanilang hinaing. Ang pinakamahalaga raw, mabigyan ng solusyon ang kawalan ng maayos na supply ng malinis na tubig. Naunta ni matagaan ng kod nila o pagtagad ang among problema. Kaya siyempre, bimbro ba yami sa barangay? Tani ang among mga reklamo, ilahapon unta yung tagaan o kanang solusyon ba? Ito ang hangyo lang namo no. Nga diri sa Riverside, unta makita ninyo nga unsa kalisod ang among kwan sa among tubig, nga inyong taga-aksyon kay kinisya, kami po naga lumulupyo diri sa Palkan nga kwan yun, lisod yun kay among tubig. So, among ginahangyo nga inyong taga-agpagtagad para manaanay tubig diri sa Riverside. Di pwede yan! Ayan, nawala lang ang lahat, wag lang ang tubig. Tama, daming kasabihan sa tubig. Alam mo, brigadang Jen, mga kabrigada, una bes, buhay sa tubig nakasalalay, kaya't ito'y isalba sa duming nakakasupa. Makata ka pala? High school ko yan, high school ko nalaman yan. Isa pa, siguro ano ka sa balagtasan, wala. Wala. Ito na lang, pick up lines na lang. Tubig ka ba? Bakit? Inumin sana kita. Ay. Isa pa.
tubig ka ba? Bakit? Lalanguy ako sa iyo eh. Hindi, problema to. Umagang umaga, oo. Oh. Problema pero, to, mahirap. Pero ang tikas nung nag-voice over nung ano na yun, ha? Talaga. Sino yun? Sino yun? Ah, so, matigasin si eh. Brigada Patty ba yun? Patrick! Ah, si Patrick? Ah, siya yun. Patrick, galing, kasi yung boses niya, pang Patrick yun. Oh, pang Patrick Villas yun. Talaga. Oo. Oh, oh. Good morning sa mga taga-Barangay Palkan. Ano sabi? Hindi, parang madilim sa akin. Hindi sumasagot si Kapitana. Ano oo, supposed to be, tatawagan natin si Kapitana Avelina Rancho ng Barangay Palkan. Kap, tumatawag po kami, Kap, sa inyo. Pakisagot na lamang po, Kap. Actually, kanina sumagot siya. Oh. Sumagot siya sa ating segment producer, na sa ating associate producer na si Rem. Pero medyo nag-strong daw si Kapitan kasi bakit hindi raw siya na-inform regarding sa reklamo. Pero saka kung ating pagbabasehan yung mga interviews natin dun sa mga residente, ilang taon na, isang taon na pala itong inireklamo sa kanila. Pero tila walang aksyon ang barangay sa kanilang reklamo. Baka hindi alam ni Kapitan na problema pala yung tubig dyan sa komunidad niya. Baka hindi rin siya nag-iikot. Baka bumibili si Kapitana doon sa baka mga refilling stations baka ng tubig. Sa kanya din, mas bastante yung tubig sa kanila. At hindi niya ramdam yun kasi mga residente niya ramdam yung kawalan ng tubig. Na napaka-importante kahit na panligo nila, panlaba, wala. Diba? Yun yung mga problema kanina na dinulog ng mga kabrigada natin dyan sa may Barangay Palkan. Ikaw ba kabrigadang Bong, pag walang tubig, anong ginagawa mo? Hirap ako, hindi ako makasurvive halos eh. Talaga? Pag walang tubig, soft drinks na lang iniinom ko. Oh. Pati nililigo? Oo. Oh, oh, oh. Paano yung panligo? Panligo? Diba sa araw-araw kasi yun ang wala ating muna. Ginagawa? Tissue lang muna. Alam mo, discarte na lang. Pag mahina yung tubig, alam mo yung timba. Oh, mm-hmm. Tapos magbasa ka ng towel. Ganun na lang, pamunas mo, panligo. Ganun na lang, discarte. Pang ilang araw naman pang yan. Pang ilang araw, dala kahit isang linggo nga. Eh, kagaya nitong Barangay Palkan, eh, last year pa pala idinulog yung kanilang reklamo doon sa kanilang kapitan, sa kanilang barangay. Hindi ko pero ma-imagine yung ganyan. Pero walang aksyon. Ano ba ginagawa ng mga barangay na doon sa kanila? Ayun na nga. Official. Gusto sana nating malaman kung ano ang ginagawa or si may gagawin. Si Mayor na lang siguro pag hindi nakasagot si Kapitan, baka pwede. Mayor. Si Mayor, dyan sa may sa Pulumulok, South Cotabato. Si Mayor Mati. Oo, si Mayor Mati. Kasi hindi naman ina-action na ni Kapitan. Anong gagawin natin? Ayan, inuutos sa tayo, diretso na rin tayo sa second issue. Ano ba ang second issue natin ngayon? Kapanggigil itong Barangay Palkan na to. Bakit hindi sumasagot? Hindi ako makamubon sa tubig na to. Huh? Ang hirap talaga sa tubig eh. Actually, hindi lamang ngayon natin to talagang tinakel, no? Kasi sa tingin ko, pangalawang issue na ito. Paulit-ulit na lang paulit-ulit. Kasi wala talagang aksyon na ginawa. So, panawagan natin dyan sa Barangay Palkan. Kung meron kayong na-lay down na plan or meron naman talaga kayong plano para dyan solusyonan yung problema ninyong barangay, bakit hindi ho kayo magsalita? At once saka, and for all, para mailabas din rin nyo yung inyong mga plano at malaman ng yung mga constituent na may ginagawa or may gagawin pala ang barangay para sa kanyang mga sama nasasakupan. Kung meron na silang plano dyan na nakalatag na, madaliin na nila, wag na nilang patagalan pa dahil ang hirap barangay niya. Election na. Barangay election. Ako, matatalo kayo dyan, mga barangay official sa Barangay Palkan. Dapat, papalitan kayo ng mga Action. Action, oo, dapat kasi, mabilis. Oo, dapat kasi kailangan ninyong maipakita sa inyong mga constituent na talagang may ginagawa tayo para sa ating mga kabarangay. At kung may nakalatag ng ano, wag nang patagalin pa. Baka naman pupolitikahin pa ninyo na hindi nyo butante yan nung nakarang eleksyon. Walang ganyanan. Trabaho na po mga kabrigada natin dyan sa may Barangay Palkan. Alright, Brigada Gemma Kabrigada, nagsisiyo natin dahil hindi sumasagot ang kapitan ng Barangay Palkan. Siguro sa susunod ay sasagot na po yan. Sarado raw itong gate ng Antonio Acharon Memorial Park o dating Uhaw Cemetery, yan ang napansin ng mga bumibisita sa pampublikong sementeryo sa lungsod ng Jensan. Mapapansin rin daw ang nawawala mga letra. Ano to? A-camp? A-camp? Ito, panoorin natin ang report, Kabrigada. Di pwede yan! Mapapansin ang malaking nakakandadong entrance gate ng Antonio C. Acharon Memorial Park, isang pampublikong sementeryo ng Jensan, kung kaya't walang nagawa ang mga bumibisita sa puntod kung hindi ang umikot sa ibang ruta para makapasok sa loob ng sementeryo.
naging malaking piruwisyo naman ito sa driver na si June, lalo't na't kailangan pang makipagsabayan sa mga sasakyan na palabas sa gate ng sementeryo habang ang iba naman ay papasok. Hassle yung kayo, kay labi na og kanindagan sakyanan mo ko andiri, di makasalod kay sa exit ka salod, sa exit mo ka gawas. Oh, magulatan na ipagyod. Kinanglan na yung entrance na i-exit para di matrapik ang mga sakyanan. Aminado naman si June na namigla siya nang sirado ang entrance gate, lalo na't hindi nakasanayan ang dumaan sa kabilang gate o sa exit. Siyempre, matingala kung anong ikalit nilag close. Kaysa una, dito kong agi. Kaya kung ikalit nilag close, nakasanayan mo yun. Entrance mo yun to dito. Pinanakatuwing, sukat pagkuhanin dito, mo yun nag-agi ang entrance. Karon pag-ari na mo, hindi na namin sa exit nag-agi. Pabor naman si Mang Efrain sa pagsara ng entrance gate dahil hindi na mo nababantayan ng maayos ang sementeryo, lalo na kung gabi. Minsan umano'y may nawawala pang gamit sa loob. Okay man po ni, kay kung ano god, hindi man kung mabantayan siya kung ano na gabi, eh, kay daga mo sulod. Siya, daga mo musaka dito. Asa napit niya? Ganun pansyon niya. Siya, daga man kung mga wala po dito. Maliban sa saradong gate, kapansin-pansin rin ang mga kulang-kulang na letra sa pangalan ng sementeryo. Nang tanungin namin ng isa sa tagapangasiwa sa sementeryo, sinabi nitong natanggal ang mga letra at hindi pa ito muling na ikakabit. Sinubukan ng Di Pwede Yan team na makita ang mga natanggal na letra, ngunit nagkataong wala ang mga in-charge nito. Tumanggi namang humarap sa kamera ang ilang nagbabantay sa sementeryo. Ngunit sinabi nilang tuwing umaga, iisa lamang daw ang gwardiya na naka-duty habang dalawa naman ang gwardiya sa gabi. At hindi nito kayang mabantayan ang buong sementeryo kung bubuksan pa ang dalawang gate, lalo na't hindi umano nila kontrolado ang mga taong bumibisita sa sementeryo. Di pwede yan. Ayan, kasi Kabrigada Bong, ang problema dito, baka magkaroon ng misinformation doon sa mga hindi taga-Gensa na dadalaw lang sa AKAM para bisitahin yung kanilang mga yumao na, di ba? So magkakaroon ng misconception na baka isinara yung sementeryo kasi may nakalagay na close doon sa tag-gate. At saka hindi naman kasi araw-araw nandyan yung mga kamag-anak na bumibisita, okay. Di ba? Occasional. Yes. May mga malalaking okasyon, especially during month of November, November 1 and 2. Ganyan. A week before ng November 1 and after. Yun lang, yes, naman yung pagbisita halos ng mga kamag-anak dyan. At alam natin, lahat hindi naman taga-Gensan. Mm-hmm. Kaya dapat na-inform ng mabuti yan. At saka dun sa report kasi, yun nga lang, isang gwardiya lang yung nakadestino. Ang laki-laki, ang lawak-lawak. Ilang kilometro ba yun? Yung square meter niya? William, ilang hektarya yung isang ano? 5 to 10? Malaki yun. Kahit wala siya na isagot. Oh, kahit walang alam si William. Kahit na 3 kilometro lang in a square meter, in a square niya ng 3 kilometro, malawak na yun. Isang gwardiya, parking na natin, isang gwardiya, ang liit-liit lang ng parking, di ba? Exactly. Yan pa yung sementeryo. Napakahirap mga kabrigada, lalo na pag mag-ikot ka kasi, pag sarado yung gate, mag-ikot ka na hindi ka na-inform brigadang dyan, yun ang mahirap kasi. Correct. Halos naman ang mga bumibisita dyan, magkakapamilya eh. Mm-hmm. Hindi naman lahat tulad natin na laging nakapast relax pagdating sa lakad, na masigasig tayo, lalaban tayo kahit 5 kilometro. Hindi napapagod. Oo, yung mga medyo may edad na, tapos hindi pa naka-power cells liniment, papaano sila? Ang hihingal yun. Oo, kagaya natin ngayon, di ba dapat ang setup natin nakatayo tayo? Nakatayo pero tayo. Hindi ka na umupo upuan. Tayo dahil nag-haplas tayo. So, yan ang hirap sa medyo may edad. Lalo yung mga disabled brigada dyan. O, di ba? Napagod ako kagabi. Nag-concert ako kagabi, no, kabahin. Di saan? Malang. Doon na naman? Oo. Oo. Naku, tapos kawawan. Mamayang gabi, bijoke na naman. Na, balik tayo sa sementeryo na yan. Brigada Jen, yun ang mahirap kasi, especially kung mga matatanda, yung iba naka-wheelchair dyan kasi bibisitahin niya yung mahal niya sa buhay. Yun ang napakahirap po dyan, mga kabrigada. Pero in fairness rin naman doon sa, ano, no, to be fair, doon sa mga namamahala doon sa sementeryo, ang rason nila is
para ma-secure yung buong cemetery. Kasi nga, minsan may mga nawawalang gamit din sa loob. Kasi aanhin mo nga naman yung isang gwardiya sa ang lawak-lawak ng cemetery kung talagang i-open nila yun all for public. Pero considering na it's a public cemetery. Public cemetery, hindi ba kayang bayaran ng gobyerno yan? Kahit na dalawa hanggang tatlong gwardiya. Gabi lang yung ang dalawa, di ba? Gabi lang yung may dalawang gwardiya, tama ako? Gabi. Pero kahit yung dalawa sa gabi, hindi pa rin enough yan Sa lawak ng cementeryo. Well, sinusubukan po naming tawagan sa telepono si Ma'am Mary Ann Bacar, ang hepe po ng City Housing and Land Management Office, kung saan siya rin po yung under po sa kanya, yung ACAB, para at least malaman natin kung from their end ba talagang ganito yung naging tawag nito, yung instruction na ikandado yung malaking entrance ng ACAM para at least ma-secure yung buong cementeryo. At saka makikita mo, parang kulang na ng maintenance. Diba yung litra? Ano nga yung naka... Ano na lang, yun? Sa Acharon, ang natira, AHAM. ACAM na lang, diba? O, yun, kulang na, dami ng kulang. Hindi na siya mababasa. Hindi man lang maikabit, hindi na mababasa. Yun, kitang-kita sa screen nyo, mga kabrigada. Ang tanong dyan, kabrigadang Bong, ibig sabihin, hindi pulido ang pagkakabit niyan? It's either din na natagalan na hindi na rin pinansin or walang maintenance. Yun, wala talagang tumitingin. Oh, or napansin ba 'yan? Kasi lalo na itayo maintindihan natin pag magbasa niyan. Kasi araw-araw tayo paano yung mga nakapamilyar tayo sa lugar. Oo, pamilyar tayo yung mga bata na nag-aaral pa lang lalo na yung mga elementarya. Tamang pagbasa talaga yung pagbasa nila niyan. At saka medyo hindi malinis tingnan mo yung nakakandado lang, kulang sa maintenance. Ilan lang yung taga-maintain doon kanina? Isa? Kung well-informed si William ha? Maganda yan, well-informed. At least may napapagtanungan tayo dito sa studio. Anyway, kabrigadang Bong, kung tutuusin, maliit na bagay. No? Maliit na bagay na maliit hindi na bagay, national. Pero hindi rin naman natin kailangang isa walang bahala. Oo, kasi ilang libo yung pumupunta dyan, yung mga nakalibing dyan. Ilang at yan ang pinakamalaki, at yan ang pinakasentrong public cemetery sa Gensan. Gensan, isa yan sa pinakamalaking cementeryo, di ba? Oo. Ayun, tingnan mo, kulang sa mintira brigada ni Jen, kawawa naman yung mga nailibing dyan, nakahimlay. Okay. Pacheck lang natin sa technical kung talagang na-contact si Ma'am Mary Ann Bacar para once and for all, malinaw natin kung may plano na ba? May plano na ba ang LGU para dito? Takot di ano to no ni Ma'am Mary Ann Bacar. Nasa linya? Okay na? Check natin mamaya kung ng konti mga kabrigada. Pwede kayo mag-text po sa amin sa inyong screen. May mga reklamo din po kayo dyan mga kabrigada at iba pang mga issue na nais ninyong matugunan dito sa ating programa ang Di Pwede Yan. Alam mo kabrigadang Bong, ang ganda ng plano ng LGU dito sa ACAP eh. Pero tingnan mo naman yung mga damo wala nang hindi na natitrim. Hindi na siya natitrim. Baka kailangan nila ng tagatabas dyan. Pwede tayo dyan, Brigada Jen. Ayan o. Tagalinis ng damo, tingnan mo. Pero kasi yung exit kasi netong cementeryo is nasa gilid. Yung issue dyan, di ba, yung pag-close nung gate. Uh-oh. Na dapat para mas madali sa mga pupunta dyan, bibisita, motorista. Lalo na kung nagko-commute ka lang, okay lang. Mm-hmm. Ikaw, may sasakyan ka. Hindi. Walang problema yan sa'yo. Ikaw may sasakyan. Nakikihitch lang ako sa'yo, di ba? Oo. Ay, medyo madali. Paano yung mga nagko-commute lang? Ibaba ka ng tricycle dyan. Mm-hmm. At saka yung kanina, sir, yung kanina, Sir Bong, yung concern ko na paano yung mga bumibisita lang talaga na hindi naman... Pamilya. Use the other gate, pero may nakalagay naman yung use the other gate, pero walang insaktong... Ayan na. Yes. Nasa linya ngayon ang telepono si Ma'am Mary Ann Bacar, ang hepe po ng City Housing and Land Management Office, kung saan nasa ilalim niya po ang pamamahala nitong ACAP. Ma'am Mary Ann, good morning po. Ma'am, good morning. Good morning. Yes po. Ma'am, live po kayo dito ngayon sa programang Di Pwede Yan. Kasama po si Jen Solis at si Bong Cagape. Good morning, ma'am. Yeah, good morning, Bong. Opo. Ma'am Mary Ann, tanong ko lang po dito kasi po marami pong nakakapansin na isinara po at ikinandado yung main gate ng ACAM. Yes, actually ganito, Jenna, we have two gates dyan sa ating ACAM. Yes. Okay. May problema lang kami regarding the security on the area kasi sa araw, isa lang ang CSU na naka-assign sa amin. And considering that the area is a 6-hectare facility, hindi kayang i-monitor ng isang nag-iisang CSU yung dalawang gates.
And then marami alam mo yung area kasi sa Fatima is malakas yung presence ng ating mga sukarap, yung mga CICL natin. And then minsan diyan sila nagra-rumble sa loob. Oo, nagtatakbuhan minsan, may tinatapo na basura, iniiwan lang doon sa gate. So we decided na hanggat hindi kami mabibigyan ng augmentation ng CSU, we temporarily close the main gate. Okay. So ma'am, may request na po para sa dagdag na seguridad para sa yes, ATA. Actually matagal na kami nagre-request pero we understand the situation also of CSU no na konti lang din daw yung kanilang staff sa ngayon. Ma'am, what about the police station number 7? Diyan po. Police station kasi natin diyan is just mobile lang sila, they cannot stay in one station. Okay. I see. Oo, nagmumabiling lang yan sila dyan. And then, ang isa pang problema ng mga skuan natin sa A-Camp is pati yung mga fruit trees namin sa loob, yung mga plants namin, pag medyo may kuan nasisira. Oo. Okay po. Ma'am, yung tungkol po sa pangalan, may nakapansin na rin po na hindi na po kompleto yung mga letra nung ating facade po ng sementeryo. Ay, hindi ko pa nakuha. I'll check with my staff there. Hindi naman namin, hindi walang report na nakarating sa amin. We will look into it, Jen. We will look into it. So, ma'am, mensahe na lang po natin doon sa mga residente na konting pasensya po at kailangan po nilang umikot doon sa exit bay para doon pumasok. Actually, nagbigay naman kami ng notices. May nakapost naman doon na we are temporary closing that for security reasons. And open naman yung doon. In fact, yung doon sa other side, yung malapit sa office, kahit gabi open yun if they want to visit the facility kahit sa gabi. Okay po. Ma'am Mary Ann, may pabol akong katanungan po sa inyo. No? Okay, simula nung na-close ninyo yung gate, ay mayroon pa po ba mga reported na mga sukarap na pumapasok dyan at dyan nagra-rumble tulad ng napanggit? Wala na po. Actually, isa pa yan. No? I forgot. Pag meron rin kasing operations itong ating mga LTO, itong ating mga traffic enforcers, yung mga illegal na mga tricycle dyan din nagsushortcut kasi sa sementeryo. Kinagawang taguan. So far, nung na-close na namin yon, wala na. Kasi wala na silang ibang dadaanan except yung main doon, yung isang gate natin sa malapit sa office na may presence ng ating CSU. Okay, aside sa taga-CSU, may deployment ba ng PNP dyan? Wala. Wala po. Except mobile lang po ang PNP natin dyan. Ma'am Mary Ann, maiba po ako. Ano na pong karagdagang plano ng LGU ngayon para sa ating sementeryo when it comes to improvement po? Sa ngayon, we still have to complete the cycle, no? Meron pa kaming 1,000 niches and then after that, we will start the process na of the exhumation. However, kasama sa long range plan natin is an acquisition of another site. Pero we're planning to level up, magiging parang pre-need na siya dyan, parang forest lake, pero affordable siya kasi si government naman when it comes to services, hindi naman tayo for profit, for services. Yes. So we want to deliver na yung ating mga constituents, although ganun ang kanilang kuan sa buhay, but they could go into a cemetery na parang forest lake ang concept. Okay. Wala ba tayong target date, ma'am, na maibalik yung nasarado? That is included in our LDIP in 2019. Okay. Ma'am Mary Ann, maraming salamat po sa pagtugon po ng inyong tawag sa amin. Thank you so much for the time. Thank you. Oh, yan, si Ma'am Mary Ann Baka ng hepe po ng City Housing Land Management Office ng LGU Jensen. Ayun. Kaya kunting tiis na lang. At least, naklaro natin, oo. Kunting tiis lang sa mga nagsasakripisyo na papunta dyan dahil pala dun sa mga... sa issue ng problema ng mga nagra-rumble ng mga sukarap. Ang laking area dito nga naman. Dito ko narinig yung sukarap na yan actually sa Jensen. Dito ko lang narinig. Hindi kasi yung binigyan ng pangalan. Mga batang tunog, di ba? Yung pag nasa Metro Manila ka, gaganon. Oo, sukarap hindi mga batang hamog sa Luzon yan ang tawag sa kanila eh. Tunog dito sa atin kasi, di ba? More on Bisaya yung ano natin dito. Pero... Ito, at least once and for all, naklaro natin kay Ma'am Mary Ann Bacar kung ano ba talaga yung main reason kung bakit temporary na isinara yung main gate. Hindi nga naman nila talaga makontrola kung ang dami-dami mga sukarap ang mag... Tapos isang gwardiya, dalawang gwardiya sa gabi, sa araw isa. At
Saka ginagawa pang taguan ng mga pasaway din. Ng mga pasaway na motorista tuwing merong ano diyan hulihan. Oo, kasi pag pasaway lang na mga drivers pag-usapan na mga tricycle. Ay nako. Sinasabi ko talaga sa inyo, namimili pa ng pasahero maliban diyan. At least naklaro natin kaya wala kay Ma'am Mary Ann Bacar. Ay may mga talagang may mga ganyang problema na kailangan rin kasing tugunan ng LGU yung mga ganyan. Kasi ano ba naman kung dyan magra-rumble yung mga sukarap at nag-iiwan pa ng mga basura, di ba? Ang laking playground nga naman, kabrigada mo. Ilang kilometro yun? 8 hectares. Grabe, laki-laki na. Oo. Ayan. So, mga kabrigada, bago po kami magtapos tayo, Sir Bong, bago po tayo magtapos, masaya po kami dito ngayon sa programa, pero actually, nagluluksa po ang buong Brigada Group of Companies, lalong-lalo na po ang Brigada News TV, dahil po sa pagpanaw ng original kong partner sa Di Pwede Yan na si Mr. Karin Kaktak kahapon, ng alas 5 ng hapon. Kondolin sa pamilya Kaktak. Mm-hmm. Isa pong insidente na kahit kami mahirap tanggapin. Kasi medyo mabilisan yung pangyayari at hindi ho namin talaga ine-expect na sa ganun kabilis, mawawalan po kami ng isang tunay na kabrigada. Kami po dito sa Brigada News TV at sa Brigada Group of Companies, condolence po sa pamilyang Kaktak. Narito po ang aming tribute para sa aming kabrigadang si Karen. Kabrigadang Bong, nung nilaunch ang programang Di Pwede Yan last year, dalawa kaming original na tandem nitong programa na ito. At isa tapos ito sa mga programa talagang minahal niya. Na yung tipong kahit pagod siya, nanghihinayang siya pag talagang hindi siya makakapunta dito. Ang sa akin lang naman is, nakakapanghinayang yung isang karikakdak na ang dami pa sanang ma-impart na learning sa ating mga kabrigada, wala na. Isa sa mga masasabi din po natin na kawalan, no? Na dahil sa kanyang pagpanaw, kinakailangang mapunuan pa rin, no, mga kabrigada. And thank you so much sa support simula nung nag-program si Sir Kari dito sa Di Pwede Yan. Ito yung pinakaunang programa niya rin, ano? Din si kayo na yung nauna, tapos insights. Insights, then sila ni Sir June. Mm-hmm. Then balik ni Sir dahil pumanaw si Ma'am Jen saka si June or kami ni Sir June. Depende. Kayo na. Pag-isipan mo na lang sa akin. Sir Kari, kung saan ka man ngayon, rest assured na itong programang Di Pwede Yan na isa sa programang iyong minahal ay aming ipagpapatuloy para sa pagbibigay po ng servisyon sa publiko na isa po yun sa gusto nyo talagang mangyari. And of course, with our prayer sa family ni Sir Kaktak at sa lahat na mga kabrigada po natin. Andito lang po kami susuporta para sa inyong lahat. Ayan.
condolences. Ayan po mga kabrigada, isa na naman pong bahagi ng pagtatalakay sa mga isyong di dapat baliwalain at mga balitang di dapat bigyang diin. Iba na po mga kabrigada ang may alam nang sa gayon, karapatan natin di pwedeng apakan dahil dito, hindi pwede. Di pwede yan. Milyuna ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, Mindanao. Lig-on na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Maminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule.